Magandang umaga sa lahat at isang mapagpalang araw sa inyo. Kumusta po kayo? Nawa ang lahat sa atin ay nasa mabuting kalagayan at nag-i-enjoy po tayo sa mga pagpapala at mga biyaya ng Panginoon at ang kalusugan na pinagkakaloob ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na atin muli ang isang araw na ito o binigay niya itong pagkakataon na kung saan tayo ay makapagsamba sa kanyang pangalan, sa kanyang kadakilaan. Masamba natin ang Panginoon sa araw na ito. Ayon nga sa awit 113, talatang 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Purihin natin ang Panginoon, sambahin po natin siya dito sa GCF Bulacan. Sama-sama po tayong sambahin ang Panginoon. Magandang umaga mga kapatid dito sa GCF Bulacan. Tayo na naman ay sasamba sa ating Panginoon. Tayo ay magkaroon ng katahimikan at manalangin muna sa oras na ito. Panginoong Diyos, salamat po. Ikaw na Diyos na amin, Ikaw na Panginoon ng lahat. Salamat po dahil patuloy ang iyong biyaya sa bawat isa. Patuloy ang iyong biyaya na Ikaw ay nagliligtas sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Panginoong Diyos, Ikaw ang humawak sa aming puso sa oras na ito, na Ikaw ay aming masamba ng tama. Kahit kami ay hindi magkakasama bilang isang iglesia, Ikaw o Diyos ang manaig sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang kumausap sa amin sa iyong salita. Salamat po, O Panginoon. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi sa awit 96 verse 1-6, O umawit sa Panginoon ng bagong awit. Umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian. Ang kagila-gilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat na purihin. Siya'y dapat katakutan ng higit kaysa lahat na Diyos sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng mga kalangitan. Nasa harapan niya ang karangalan at kamahalan, nasa kanyang santuwaryo ang lakas at kagandahan. Ang Diyos lamang ang nag-iisang Diyos sa lahat. Kaya ang nararapat na response ng lahat ng tao ay pagsamba. Kaya mga kapatid, ngayon bilang mga mananampalataya, iniinanyan ko kayo na sambahin ang ating Diyos. O aking Diyos, paghangay di masukat sa kalawakan mong inilata, mga tala kulog sa alapa at kapangyarihan mong hinahaya, umaawit sa iyo ang puso ko kay dakila mo aming Diyos. Umaawit sa iyo ang puso ko kay dakila mo aming Diyos. Sa kahubatan o maging sa sa pagtunghal
Anong ina
mayroong tiyak na ka, payapaan. Everything that we have comes from the Lord, and for that we are to be thankful for what He has given. In 2 Corinthians chapter 9 verse 11 it says, "You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us your generosity will result in thanksgiving to God." Let us pray. Our gracious Father, we thank you for all the blessings that you have given us. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, mga pagpapala, patuloy na ibinubuhos mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa aming mga trabaho. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga negosyo. At sa pamamagitan, Panginoon, nito, ay naipapakita mo kung gaano ka makapangyarihan at kung gaano mo kami minamahal, aming Diyos. Maraming salamat na kami, Panginoon, ay nakapagbibigay ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming mga kaloob at ang aming mga ikapu. Pagpalain mo po, Ama, ang mga biyayang ito upang makapagbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Continue to bless our tithes and offering for the advancement of your kingdom. Patuloy mong palawakin ang aming panambahan. Bless our job. Bless our businesses. And most of all, Father God, our dear Lord, bless GCF Bulacan. We entrust to you, Father, our church, our ministries, our pastors, and all the members of GCF Bulacan. We give to you all the glory, all the honor, and the praises. We lift up to you, magnify your name. In Jesus Christ we pray. Amen. You can deposit your tithes and offering through the Metrobank, GCash, and PayMaya account of GCF Bulacan. Please take note of the account numbers now on the screen. Para sa ating mga announcements sa araw na ito at sa linggong ito,
Mamayang hapon po at 3 o'clock, the kids' church will meet at ang preschool ang mag-gather mamaya. Kids' church, andyan po sa ating Facebook page ang link. So parents na mga preschool, please make them attend. Maganda po na maaga pa, madisiplina natin sa salita ng Panginoon ng ating mga anak. Kids' church at 3 p.m. preschool ang mag-meet. And also, sa Wednesday, itong Miyerkules, tuloy pa rin po every Wednesday ang ating prayer meeting at 7 p.m. So, join! Sa mga hindi pa sa inyo naka-join dyan, please, no? Let us be a prayerful church that we will experience the power of God. Join the prayer meeting on Wednesday. At sa June 27, okay? June 27, lahat ng ministry leaders, please, if you please make the time, no? Not that if you can make it, let's make it, okay? Attend the leaders meeting, okay? Ministry leaders, growth group, Bible study leaders, lahat ng involved sa ministry, please come on June 27 at 1:30 p.m. Alauna y media, linggo po yan, no? Linggo ng hapon, June 27 para sa ating ministry leaders meeting. And also, para sa ating face-to-face, ito po ay sa July 4. July 4 na po tayo mag-meet at 7:30 a.m. Kinokorek po natin, okay? Isang service lang po tayo, 7:30 a.m. Okay? Kailan po yung ating face-to-face? July 4. 7:30, alas 7:30 ng umaga. At ito po ay i-live feed din po habang po tayo ay may face-to-face worship sa ating church. So, iisang worship lang, isang service lang, okay? 7:30, alas 7:30 ng umaga sa July 4 ang ating face-to-face. At we will still be implementing yung mga IATF protocols, okay? So yung face mask, face shield, no, that is also for our protection. So again, July 4, 7:30 ng umaga. At ang araw na ito ay napaka special po ito because today is Father's Day. So lahat ng mga tatay, we bless you. May the Lord continue to take care of you. May the Lord continue to give you wisdom. Even the diligence as how you would take care of your family. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy kayong gamitin ng Panginoon para sa kanya-kanyang pamilya. At ganun din, no? Na pagpalain kayo ng Panginoon ng kaalaman, kalakasan, mabuting pangatawan, not only this Father's Day, kundi throughout the years of your lives. At nawa bilang isang ama, magiging mabunga ang inyong buhay sa inyong mga anak at later on sa inyong mga apo, no, at kung saan man kayo dadalhin ng Panginoon. At iwan ko po itong verse na ito sa inyo. Joshua chapter 1 verse 9. Okay? Joshua chapter 1 verse 9. This is the verse that I would like to leave for our fathers itong Father's Day ngayon, this morning. Okay? Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1:9. Let's join hearts as we pray for the fathers this Father's Day. Loving God, our Heavenly Father, salamat po sa mga ama ng aming mga tahanan. Salamat sa kanilang buhay, salamat sa kanilang provision, salamat sa kanilang paggabay, salamat sa kanilang pagturo sa mga kabataan sa loob ng tahanan. And Lord, salamat Panginoon na sila namumuno at nangunguna sa kanilang mga tahanan. Panginoon, gamitin mo ang bawat ama sa GCF Bulacan na pangunahan po nila ang kanilang mga anak, na ang inyong salita ay siyang bubuksan nila
sa kanilang mga tahanan, na magamit po ang aming guide, growth group guide, ang aming Bible study guide, Panginoon, ang family altar ay magamit din. At dito, Panginoon, mahubog ang mga kabataan, maayos ang aming mga pamilya sa magitan ng inyong salita, magabayan ang bawat siya sa amin, Panginoon, sa magitan ng pamumuno ng mga ama ng tahanan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa ng kalakasan, mabuting pangatawan, Panginoon, at nawa ang bawat isa ay dalhin mo palapit lalo sa inyo na higit kang makilala, Panginoon, dahil ikaw ang ama namin na hindi nagpapabaya sa amin. Ikaw ang ama namin, Panginoon, na patuloy na nagmamahal, nag-aaruga, at nandyan parati para sa amin, Panginoon. So thank you, dear God, for being that Father to us. And may this be an example as well for us fathers. So muli, Panginoon, you bless each of these fathers. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, mga tatay, mga daddy, mga ama ng ating tahanan. Happy Father's Day! May nakita ba kayong mga kailangang gawin? May nakita ba kayong mga kakulangan na minsan ramdam nyo na kailangan nyong pupunuan? Siya ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito. You see a need and you feel it. Kumbaga, may nakikita ka, kailangan mong punuan, kailangan mong tulungan, at mayroong pag-uudyok sa iyo na kung saan dapat may gagawin ka. Maalala ko ang kwento ni Hans, isang bata sa Holland, na kung saan ang Holland, ang city nila, ay napaligiran ng mga pader or dike na kung saan ang tubig ay hindi papasok sa kanilang bayan. Hindi sila malulunod, hindi sila babahain. At isang araw, si Hans ay inutusan ng kanyang tiyahin na pumunta sa tindahan. Sila ay may kinakailangan. At medyo palubog na yung araw at madilim na. So si Hans, dali-dali na lumakad papunta doon sa tindahan. At nung papunta siya sa tindahan, nakikita niya na may tubig na dumadaloy mula sa pader. At nakita niya na medyo mabilis ang patak ng tubig. So anong ginawa ni Hans? Ipinasok niya yung kanyang daliri doon sa butas upang ang butas ay hindi lumaganap, hindi lalaki, at hindi papasok ang tubig sa kanilang bayan. So pinasok niya doon at nag-aantay siya. No? Gaantay siya kung may darating na makakatulong sa kanya. Ngunit wala. Padilim na, paggabi na, wala pa rin dumaan na makakatulong kay Hans. At naiwan siya doon buong gabi. Ang akala ng kanyang pamilya ay doon siya matutulog sa kanyang tiyahin. So ang sabi ng kanyang magulang, okay lang, doon na siya sa auntie niya matutulog. Ngunit ang hindi nila alam na inutusan pala si Hans. Nung medyo padali, paakyat na yung araw, madaling araw na, nakita ng kapatid ni Hans na nandun siya mahinang-mahina na ang kanyang daliri ay nakatusok doon, na ipasok niya doon sa butas, sa may dike, sa may pader. At dali-dali yung kanyang kapatid na nagtawag ng mga tao upang buhatin si Hans, kunin si Hans mula doon sa kung saan ipinasok niya ang kanyang daliri doon sa biyak ng pader. At tinanong nila si Hans, bakit mo ginawa yun? Ang sabi ni Hans, kasi kag hindi ko napigilan ito, lalaki yung biyak ng pader, papasok ang tubig, babahain tayo. At simula noon, naging kilala si Hans at pinagawan pa nila ng statue o statua
si Hans doon sa kanilang bayan na kung saan siya ay tinawag na the boy hero of Holland. Ganun ang direksyon ng mensahe natin sa umagang ito, na kung saan kung may pangangailangan, dapat natin bang gampanan, dapat ba nating tulungan, dapat ba ibigay natin ang dapat nating gagawin? Well, sa paligid po natin, we see so many needs. Hindi na nga tayo kailangan lumayo eh. Meron sa mga kalsada na kumakatok ng mga bintana, humingi ng pagkain. Pupunta ka sa isang tindahan, naglalakad ka sa kalsada, may isang mama o isang bata na kung saan kakalabit sa iyo at hihingi na, "Sir, pangkain lang." Nandyan din ang mga kababayan nating mga badyaw na nasa kalsada na nangangailangan din ng tulong. At hindi lang yan, makikita natin minsan, may mga bata na kung saan nandyan sumisinghot ng rugby, nangangailangan din sila ng tulong. May mga kabataan, teenagers na kung saan sila ay buntis o nabuntis. At kailangan din ng tulong. May mga komunidad na kung saan marami ang nawalan ng trabaho at nangangailangan ng tulong. May mga barangay na kung saan nangangailangan ng ayuda. I mean, all of this, name it. Okay? Napakarami ng mga tao na kung saan nangangailangan ng tulong. Ang ating mga kapitbahay, although sabihin natin maayos ang kanilang pamumuhay, nangangailangan din ng tulong. So, anong gagawin natin? Si James or si Santiago, sa James chapter 1 verse 27, siya ay nagsabi na kung saan religious religion that is pure and undefiled is a religion that visit the widows and the orphans and meet their needs or give towards their affliction o yung pangangailangan nila. At hindi lang yan, ang sabi ni James is, you remain unstained in this world. So, kumbaga, ang isang reliyon o ang tunay na reliyon ayon kay Santiago or kay St. James is this, that it is a religion wherein it meets the needs of the widows and the orphans. Anong ibig sabihin nito? Widows lang ba? Mga balo lang ba? At yung mga kabataan na mga walang magulang, yun lang ba sila? Well, ang punto dito ni James is this, that sa paligid ng simbahan o sa paligid ng bawat isa sa atin, marami po ang nangangailangan. Marami po ang pwede nating tulungan. And so, sa pagbabago ng ating church at sa pagbabago sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, nawa magising tayo sa panawagan ng mga tao na sa ating paligid bilang mananampalataya, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang may pag-asa na mula sa Panginoon, pamamahagi natin ito. After all, again, no? Paulit-ulit na ito, we are blessed to be a blessing. Pero ngunit, ang simbahan minsan ay bulag o nagbubulag-bulagan sa mga nangangailangan, sa mga bagay na dapat gawin sa komunidad, sa barangay, sa ating kapaligiran. Are we addressing? Are we responding to the word of James chapter 1:27? Are we a true religion that meets the needs of those that are around us, of those that is in the world? Tunay nga ba tayo na mananampalataya ng Panginoon na kung saan ang pangangailangan ng ating kapaligiran o mga nasa paligid natin ay tinutugunan po natin?
Maalala ko ang isang kwento diyan sa Luke chapter 10 verse 25 to 37 where many of us are familiar with this, yung kwento ng Good Samaritan na kung saan may isang Hudyo na naglakbay at siya ay inabangan at siya ay binugbog, ninakawan at iniwan na halos mamamatay sa tabi ng daan. At nung nandun siya naghihingalo at muntik-muntik na namamatay, sino ang unang dumaan? Sino ang pangalawang dumaan? Mga reliyosong tao. Mga tao na sasabihin natin sa panahon natin ngayon ay alam ang Biblia, kilala ang Panginoon. Mga tao na reliyoso. The priest and the Levite came by. But did they do anything? Wala silang ginawa. Maari tiningnan nila, ngunit tumuloy sila sa kanilang paglakbay. Ngunit ang isang Samaritano na wala dapat, no? Kung anumang relasyon, wala siyang dapat gagawin at tinuturing na kaaway nitong naghihingalo, siya pa yung bumaba, kinuha yung tao, tinulungan, at dinala pa sa isang lugar na kung saan yung mama na yon ay makapagpahinga at matulungan at makabawi siya ng kanyang lakas. Nawa ang ating simbahan, nawa ang ating pagkakilala sa Panginoon ay hindi na sa isip lamang o hindi sa mga aksyon na kung saan kailangan sa loob ng simbahan. I hope that we will not be contained in the four walls of our church because there's a world out there that is needing help. And the people around us are crying for help. So what does the church of the Lord Jesus, what does the church of God, no, is supposed to do? We have to look at, we have to see those needs and fill those gaps. That's why in Luke chapter 1, verse 68, two similar words can we find in James 1:27 and Luke 1:68. Ang sabi sa Luke is this, "Blessed be the God of Israel, He has visited and redeemed His people." Doon sa James 1:27, true religion visits the widows and the orphans. Dito sa Luke 1:68, it speaks about the Lord Jesus Christ wherein, "Blessed be the God of Israel, He has visited." Okay? Visited. May dalawang salita, no? In the Greek, which is visit or visited, okay? Ang isang salita ay episkotomai, which is to examine, to look, to visit. Okay? Yun yung isang salita. Ang isang salita is ekron, which is a task, a work, a function. Okay? It is a job. It is something that you do continually. Okay? So itong episkotomai at ang ekron ay magka pareho nga sa English na visit or visited, ngunit magkaiba ang kahulugan. Dahil ang episkotomai ay panandalian o pagtingin o pagdalaw. Okay? Gaya ng ginagawa natin, dadalaw pagkatapos uuwi. Pero itong ekron ay salita na kung saan dinalaw mo, may ginawa ka, at may gagawin ka pa hanggang sa umayos yan. Okay? Like what the Good Samaritan did. He saw, but he did something. And not only that he did something, but he kept on doing more things. Kaya sabi niya doon sa innkeeper, sa pinag-iwanan niya ng mama na sugatan at naghihingalo, anong sabi niya? No? Alagaan mo siya. Nag-iwan pa siya ng pera. This is the kind of an action
that a renewed church. This is a kind of action that the world around us needs. According to Acts chapter 20 verse 35, no, ang sabi diyan, in Acts 20:35, we could read there na, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala ang nagbibigay. Kaya church, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng Panginoon. Ang bawat pamilya ay pinagpala ng Panginoon. Sasabihin natin minsan, ay nangangailangan din kami. Or, kailangan din namin ang tulong. You know what? Ang pagpapala ng Panginoon ay dumadating doon sa nagbibigay at tumutulong. Lagi-lagi ko ngang iniisip at ginagawa kong baga bahagi ng aking buhay na kung saan pinapalalahanan ko lagi ang aking sarili is this, na mas maigi na lang yung ikaw nag-aabot kaysa ikaw ang inaabutan. Mas maigi yung ikaw tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Yes, nangangailangan tayo ng tulong. May mga bagay na kailangan natin sa ating buhay. Ngunit anong sabi ng Proverbs 22 verse 9? Whoever has bountiful eyes will be blessed. He shares his bread to the poor. Sino man yung sabi dito na may maalwan na mata. Okay? May mapagbigay na mata. Okay? Ibig sabihin na you always see the needs. You always look at the needs of others. And what do? We help. We extend help. No? We give out help. Okay? And what happens if we do that? We will be blessed because we share our bread to the poor. Ibig sabihin, ang nangangailangan ay tinutulungan natin. Isang kwento na nabasa ko, ito ay maari narinig na rin ninyo, no? Ay doon sa silid ng isang ospital, may dalawang mama na nakahiga doon at yung isa ay nandun sa kabilang side ng silid, yung isa naman ay nandun sa kabila na kung saan katabi niya ay bintana. At araw-araw, inaalagaan sila ng mga nurse, pinapakain sila. At araw-araw, yung nasa may bintana, no, ay bumabangon at tumitingin sa bintana. Yung sa kabila naman, nakikita niya yung kanyang roommate na pasyente din at tinatanong, ano ba yan, bro? Ano bang nakikita mo dyan, Brad, no? Sa bintana na yan. Eh, hindi siya makabangon eh. Hindi siya makaalis sa kanyang higaan upang lumapit sa bintana. Kaya tinatanong niya yung kanyang roommate. Sasagot naman yung roommate niya, aba, makikita mo may mga bata na doon sa pond o sa may tubig sa park ay namimingwit. At may naghahabulan ng mga bata. At may dalawang naghahawak kamay na nagmamahalan. At tuwang-tuwa naman yung isa na nakikinig. Sumunod na araw, tanungin niya naman yung kasama niya, anong nakikita mo? No? Anong mayroon dyan? So babangon na naman yung isa. Sa ngayon, nakikita ko na ang mga bulaklak ay tumubo na. At ang ganda ng kanilang mga bulaklak at ang mga ibon ay bumalik na. At madaming namamasyal doon sa park. Tuwang-tuwa naman siya, higa siya at ngingiti. Papasalamat na yung kasama niya ay nagkukwento sa kanya. No, isang gabi, yung kanyang roommate
ay binawian ng buhay. At tinitingnan niya, nilalabas ng mga nurse ang kanyang roommate doon sa silid nila. Kinabukasan, dumating yung nurse, dala yung kanyang pagkain, dala yung kanyang gamot. Walang pag-alinlangan, sinabi niya doon sa nurse na, "Ma'am, pwede ba ako lumipat doon sa bintana? Gusto ko makita yung kinikwento sa akin ng aking roommate." So, pumayag yung nurse. Dinala siya roon. At nung nakahiga na siya roon sa tabi ng bintana, pinipilit niya yung sarili niya na dumungaw at tumingin sa labas. At nung naitaas niya yung kanyang sarili at tumingin sa labas, nakita niya na pader lang naman pala yung nandun sa labas ng bintana. Sabi niya, "Miss," sa nurse, "kailan pa itong pader na ito?" Sabi ng nurse, "Matagal na yan." "Eh nurse, yung kasama ko rito, yung namatay, nagkukwento sa akin eh, may park daw dyan, may tubig pa, may mga batang namimingwit, may mga bulaklak." Sabi ng nurse, "Alam mo sir, yung namatay dito na roommate mo, siya ay isang bulag. Dito natin makikita na minsan sasabihin natin, ako na nga ang kailangan din. Wala akong maibigay. Wala akong maitulong sa iba. Ngunit, pag tayo ay ginamit ng Panginoon, pag tayo ay makinig lang sa Panginoon, gagamitin tayo ng Panginoon. Every day, that blind patient was inspiring his roommate. And he has nothing to give. But the inspiration, the encouragement doon sa kanyang roommate." Kaya maalala ko yung isang poem ng mga pilgrims, no? Sa America, no? The Puritans. Ang sabi doon, "While we still have life," no? Ito ay isang paalala. "I shall pass this way but once, and any good that I can do, any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer it or neglect it, for I shall not pass this way again." Anong ibig sabihin nun? Kung Tagalogin natin, minsan lang tayo, isang beses lang tayo dadaan sa paglalakbay na ito, sa daanan na ito. Ang 2020 hindi na natin maibalik. Ang April hindi na natin maibalik. Ang May 2021 hindi na natin maibalik. Kaya kung ano ang kabutihan, ano ang kagandahang loob na maaring ibigay na natin ngayon. Kasi hindi na maibalik ang kahapon. Let's do that. Let's see a need. Let's look at needs. And let's be used by God. Gagamitin tayo ng Panginoon. See a need and fill it. Anong nakikita mo? Sa inyong barangay? Sa inyong mga kapitbahay? Sa buhay ng mga kakilala ninyo? Sa buhay ng nabigyan mo ng kape sa convention, sa buhay ng mga nakausap mo na naglalakad, nag-i-exercise doon sa convention? Ano ang nakita mo? Ano ang narinig mo? What is God telling you? And so we look at 1 Kings chapter 17. Basahin po natin ang 1 Kings 17, okay? And let's see and let's learn from Elijah and the widow kung ano po yung matutunan natin sa umagang ito in relation doon sa ating message na you look at around you, you look at the things around you, you see a need and you feel it. 1 Kings chapter 17.
Now Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord the God of Israel lives before whom I stand, there shall neither be dew nor rain these years except by my word." And the word of the Lord came to him, "Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there." So he went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith that is east of the Jordan. And the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to Elijah. "Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you." So Elijah, he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, a widow was gathering sticks. And he called to her and said, "Bring me a little water in a vessel that I may drink." Verse 11, "And as she was going to bring it, he called to her and said, 'Bring me a morsel of bread in your hand.' And she said, 'As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son that we may eat and die.' And Elijah said to her, 'Do not fear. Go and do as you have said. But first, make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son.'" Verse 14, "For thus says the Lord, the God of Israel, 'The jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth.' And she went and did as Elijah said. And she and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty. That is according to the word of the Lord that he spoke to Elijah." Verse 17, "After this, the son of the woman, the mistress of the house, became ill. And his illness was so severe that there was no breath left in him. And she said to Elijah, 'What have you against me, O man of God? You have come to me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son.' And Elijah said to her, 'Give me your son.' And he took him from her arms, carried him up into the upper chamber where he lodged, and laid him on his bed. And he cried to the Lord, 'O Lord my God, have you brought calamity even upon the widow with whom I sojourn by killing her son?' Then he stretched himself upon the child three times and cried to the Lord, 'O Lord my God, let this child's life come into him again.' And the Lord listened to the voice of Elijah, and the life of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down to the upper chamber, from the upper chamber into the house, and delivered him to his mother. And Elijah said, 'See, your son lives.'
And the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God and that the word of the Lord in your mouth is truth." See a need and fill it. Elijah was asked by God to tell the king. Sinabi ni Elijah sa king, hindi uulan. And for 3.5 years, hindi nga umulan. Okay? Ngunit, paano nabuhay si Elijah? Ang sabi ng Panginoon, you go to the brook Cherith at doon papakainin ka ng mga uwak at iinom ka sa brook doon. No? You drink from the brook, okay? Doon may sapa doon at doon siya iinom ng tubig habang pinapakain siya ng mga uwak. God saw the need of Elijah. But there are also people around who had also needs. Just like the woman in Sarepat of Sidon or Sidon, okay? And ano ang kailangan, okay? What is needed for us, okay? So sabi ko nga kanina, sari-sari, ang dami ng mga needs na sa paligid natin, okay? Maraming mga tao may pangangailan, maraming mga tao umiiyak, maraming problema sa paligid natin. But do we have to fill every need? No. Ang punto ng mensahe natin ngayong umaga is this. Yes, you see a need. What are you supposed to do? Okay? What is needed here? Ano ang kinakailangan dito upang matugunan, upang matulungan, upang mabigyan ang pangangailangan ng mga tao na dapat tulungan bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang isang nakakilala sa Panginoon, bilang may pag-asa na nasa Panginoon, paano natin tutulong? Una po, no? Tingnan natin, no? Kung anong matutunan natin dito sa buhay ni Elijah at ng widow na ito, ng balo na ito sa 1 Kings chapter 17. Okay? Una po is this. What is needed? To see and fill a need, what we need is we have to have deference on God or deference on God. Okay? Ano ibig sabihin ng word na deference? Sa Tagalog, ito ay paggalang. Okay? So, you see a need. You want to fill it. Ano ang unang kailangan? Unang-una ay kailangan yan ay gagawin mo dahil sa paggalang mo sa Panginoon. You have deference on God. Anong ibig kong sabihin dito? Dito makikita natin in verse 2, the word of the Lord came to Elijah. Tapos, you go to verse 5. Sinabihan siya ng Panginoon, so he went according to the word of the Lord. Okay? Ulit-ulit. Verse 2, the word of the Lord. Verse 5, the word of the Lord. Okay? As God has commanded in verse 5. In verse 10, ano sabi ng Panginoon? The word of the Lord came as well and God told him, go to Zarephath. And in verse 14, we could read na he went to Zarephath. And in verse 24, it was affirmed, okay, pinatunayan ng babae, ng balo, kay Elijah na totoo nga, talaga nga, na ang salita ng Panginoon ay nasa iyo. Ano po ang matutunan natin dito? Okay, may mga pangangailangan. We see needs around us, okay? And how do we address that? First of all, we have to have deference on God, which is what? Respect, okay, which is what, no? The knowledge that God has asked you to do it, okay?
there is also what we call the understanding that you will do it because God asked you to do it. Okay? Deference on God, which is the respect of God, the submission to God, the obedience to God. Okay, now, okay, ulitin natin. May need, you want to address it. Anong unang kailangan? Pasakop ka sa Panginoon. Kilalanin mo ang Panginoon. Okay? That is the word deference. Respetuhin mo ang Panginoon. Dapat may paggalang ka sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin na yung pag-address ng need na yan ay pakiusap, pangungusap, pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi yung nakita natin sila doon, namigay ng gulay. O mamigay din tayo ng gulay. No? O nakita natin doon, nagbukas ng kooperatiba para matulungan yung mga tao. Magbukas din tayo ng kooperatiba. Okay? There's no problem with that. Wala akong problema dyan. Pero ang punto ko dito is this, is that something that God has told you? Is that something that God has tasked you to do? Ito ba ay salita ng Panginoon? Ito ba ay pagsunod sa Panginoon? Ito ba ay gagawin mo na kung ito ay galing sa Panginoon at may paggalang ka sa Panginoon? Ito ba ay ginawa mo dahil kilala mo ang Panginoon at may lambingan kayo ng Panginoon? That's why church, in our message last Sunday, in the book of Revelation chapter 2 and 3, the letters to those churches always ends with what? He who has an ear, let him hear what the Spirit has to say. Which means, as a church, bilang mga mananampalataya, bilang gagamitin ng Panginoon na magdala ng pag-asa sa sanlibutan, makinig tayo sa Panginoon. Kailangan ang paglambingan natin sa Panginoon sa araw-araw dahil diyan magmumula ang mga vision, okay? Our vision will come from there. The whispers of God, we will hear it there. When we spend time with God, in those moments where we are alone with God. And so, yes, there are myriads, there are multitudes out there that has needs. The first thing that we would need to do is we inquire of the Lord. We should have deference on God. Na Lord, is this something that I need to do? Yun ang matutunan natin sa buhay ni Elijah dito. Na kung saan sa bawat kilos niya, the word of the Lord, the word of the Lord, the word of the Lord. Siya ay inutusan ng Panginoon. The second here na kailangan natin is not only deference on God, but the second is we have to have dependence on God. Okay? May buong pagtitiwala sa Panginoon. Okay? We have to trust God. Okay? Now, minsan, gagawin ko ito. Okay? Ay, may mga pangangailangan sila. Okay? No? Bibili ako ng mga candies, bibili ako ng mga groceries. Pamimigay ko sa kanila. Okay? Teka, una, pinanalangin mo ba? Naglambingan ba kayo ng Panginoon? Tinanong mo ba ang Panginoon? Okay? Or, kumilos ka lang dahil may kakayahan ka. Dahil kaya mo at dahil may pera ka, o dahil no, may mga pwede kang pagkukunan. Okay? Now, that is also good. Okay? But what's the difference here? No? Iba yung nakadepende ka sa Panginoon na kung saan ang Panginoon ang nagpuno, ang Panginoon ang nagbigay, no? Ang Panginoon ay nasa sa likod ng lahat ng ito. That is dependence on God. Kaya matutunan natin sa buhay ni Elijah,
dito sa 1 Kings 17. Anong sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa hari, hindi uulan. At Elijah, pumunta ka sa sapa ng Cherith. Okay? At doon, papakainin ka ng mga uwak. At pinakain siya ng karne, pinakain pa siya ng tinapay. So, parang ham sandwich siguro yon, or open face roast beef sandwich. I don't know, no? Pero tinapay at karne ang pinakain kay Elijah. At uminom siya doon. Wala si Elijah. Walang tindahan doon, wala siyang mapagbibilan. Kundi araw-araw, umaga at gabi, siya ay umaasa sa Panginoon. Okay? Ngayon, napatunayan ni Elijah na ang Panginoon ay maaasahan. Sa buhay ba natin, napatunayan ba natin na ang Panginoon ay maaasahan? At yan ay mapapatunayan lamang natin kung pinuputol ng Panginoon ang lahat ng mga kakayahan natin. When the Lord cuts our resources and when He takes those lifelines that we have, it is the time and that very time wherein He calls us, which leaves us with no choice but to depend on Him. So si Elijah, no, nakadepende sa Panginoon. Mababasa po natin in verse 4. Siya ay uminom doon sa balon. Siya ay umasa sa mga ibon. No? In verse 14, mababasa natin na kung saan si Elijah ay nakadepende, nanalig sa Panginoon. May pagtiwala sa Panginoon. Nung sinabi niya doon sa babae, sa balon na yung iyong harina, yung iyong oil, no? Mantika mo ay hindi mauubos. At dumating na kung saan siya ay nakatira doon sa bahay ng balo, no? Namatay yung anak ng balo. At anong ginawa ni Elijah? Siya ay umiyak sa Panginoon. In verse 20, we could read there. No? He cried to the Lord. Isang pagtawag na hinihingi ang tulong ng Panginoon. Isang pagtawag na kung saan lumalapit sa Panginoon. Isang pagtawag na kung saan alam niya na wala na siyang matatakbuhan kundi ang Panginoon lamang. So here we could see, no? Yes, maraming needs. Anong gagawin natin? Kausapin natin ng Panginoon. Lord, is this a need? And we trust God that He will provide, that He will give, that He will sustain. Kasi pag sa atin lang, no? Pag sa atin lang, kakapusin tayo, kukulangin tayo. Minsan mayabang tayo, marami akong pera, tutulong ko ito. No, no? Pero ano ang effect niya? No? Something that we have to bring to God and then we depend on God. Minsan naman, may pangangailangan, okay? At ramdam natin, kinakausap tayo ng Panginoon. Alam nyo yan, no? May bata umihingi, no? Wala akong barya. Pero ang totoo, may barya tayo. Buo pa nga, no? Ngunit, ayaw natin. Bakit? No? Kasi, we have to have that surrender. Balik tayo dun sa una na you have to have that deference. Okay? So bakit tayo nag-umaatras? Bakit tayo hindi nakakatulong? No? Dahil ang tinitingnan natin yung sarili natin. Okay? Sa halip na ipaubaya natin sa Panginoon, sa halip na ibigay natin sa Panginoon na kung saan may buong pagtitiwala tayo sa Panginoon, okay, no? Pinoprotektahan natin. Ayaw natin, okay? Bakit? Nakikita natin ang sarili natin. Nakailangan natin sagipin ang sarili natin. Nakailangan muna natin
para sa sarili natin. You know what? When we want to help others, we have to let God handle it. When we want to reach out to others, we have to let God handle it. Why? No? Kasi pag sa ating sarili, una sa lahat, we think about our safety. Okay? Si Elijah, inutusan ng Panginoon. Okay? Natuyo na yung sapa. Hindi ka na makainom. Elijah, lumakbay ka. Pupunta ka sa Saripat ng Sidon. Okay? Yung Saripat, yun ang hometown ni Jezebel na galit kay Elijah. Siya ang reyna, asawa ni Ahab, no? Ni Ahab na hari. At si Elijah ang dahilan kung bakit walang ulan. Bakit? Kasi sinabi niya sa hari na hindi uulan. So yung asawa ng hari, yung reyna ay galit na galit. So ngayon, uutusan si Elijah na pumunta doon sa lugar, kumbaga sa teritoryo ng reyna na galit sa kanya. So, if you and I were the ones, no, na God would talk to, you go to the enemy's turf. Okay? Lord naman, kakatayin ako. Babalatan akong buhay doon. But no. No? Elijah let God handle it. So minsan, hindi tayo nakakatulong sa iba dahil iniisip natin yung ating kapakanan. Iniisip natin yung ating safety. Kaya sabi ko, let God handle it. Ang pangalawa po rito, no? Ang nangyari is this, no? Doon sa Saripat pumunta si Elijah. Nung nandun na siya, nakasalubong niya yung balo, nag-iipon ng mga panggatong na kahoy. At anong sabi ng balo? Nag-iipon nga ako ng kahoy, hindi nga kita mapakain kasi yung natitira na lang na mantika namin at harina ay last meal na namin to. Kasya lang sa amin to at kakainin namin at antayin na lang namin mamamatay kami. Ano sabi ni Elijah? Gawin mo. Dahil ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na hindi ka mauubusan. So sometimes, nahihinder tayo, hindi tayo makakatulong sa iba. Bakit? We think of our needs as well. Okay? Naisip na, pag binigay ko ito na lang eh, anong mangyari sa akin? Well, learn from the widow. Matuto tayo dito sa kwento ng balo at sa kwento ni Elijah dito sa 1 Kings 17, though you would have a handful of flour and little oil left, but when you give it, when you meet the needs of others, then the Lord will bless you and abundance will come. We cannot help because we think of our safety. We cannot help because we think of our needs. Let God handle that. We cannot help because we worry. Okay? Anong iniisip ng balo? No? Ito na lang. Wala na. No? Ano na lang bukas? Mamamatay. Ano sabi ni Elijah? Do not fear. May takot yung balo. Minsan hindi tayo nakakatulong kasi iniisip natin, what if? What if? Paano na lang kung binigay ko to? Paano na lang kung itutulong natin to? No? Pero let me tell you this, no? Balik tayo uli, no? Doon sa number one, which is the deference of God or the deference on God. Pag sinabi ng Panginoon, pag naglambingan kayo ng Panginoon at yun ay inimpress ng Panginoon sa iyo, gawin mo at doon mo mapapatunayan ang kapangyarihan ng Panginoon. Do not fear. Minsan, hindi rin tayo nakakatulong. Bakit? Para sa anak ko to, para sa pamilya namin. No? Nung namatay yung anak ng balo, no?
mabigat na pagsubok na dumating sa kanyang buhay iyon. Ngunit, no? Binuhay muli ni Elijah yung kanyang anak. No? Sa magitan ng kapangyarihan ng Panginoon, the Lord restored the life of the child. Sabi niya, Lord, or Elijah, bakit namatay yung anak ko? Pinaalala mo ba sa akin yung aking mga kasalanan? Have you brought to remembrance my sin? Is this the cause the death of my son? So sometimes, children, no, hindi sila hadlang. Hindi sila dapat ang, kumbaga, alalahanin natin na ano na lang kinabukasan ng mga anak ko kung tutulong ako rito. You know what? Mas aalagaan ng Panginoon ang ating mga anak kasi kaysa mas maaalagaan natin. The last one here that I have seen, no? Kung bakit minsan di tayo nakakatulong, learning from the life of Elijah and the widow, matutunan natin dito, no? In verse 20, sabi diyan, no? Sabi ng widow, Have you brought calamity? No? Yun yung sinabi ng balo diyan in verse 20. Ibig sabihin nung walang ulan, dumating si Elijah, dumating ang arena, dumating ang mantika at araw-araw sila kumakain. Masaya. Then, namatay yung kanyang anak. Okay? And, ano sabi niya? Have you brought calamity? It's like this. Guys, 2019, okay tayo. Pagka 2020, boom! No? May COVID. We want control. We want the usual things na pagpapatakbo ng ating buhay. We want to travel here and there. We want to do this. We want to be with other people. But then, we cannot control things. Hindi na natin makontrola ang mga bagay. Dito pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin. So, minsan, hindi tayo nakakatulong sa iba. Minsan, hindi tayo nakakapag-abot, no? ng bagay o tulong. No? Hindi natin natutugunan ang pangangailangan. No? Bakit? Kasi we want to control. Akin to, no? Next year, bibili pa ako ng ganito. No? Akin to, kasi i-invest ko pa ng ganito. No? Ngunit papasok sa eksena na kung saan ang mga bagay, mga pagsubok, mga bagay na hindi natin makukontrola, dumadating sa ating buhay. And then we would realize, oo nga, oo nga. I don't know how true is that, no? Hindi ko alam kung ano katotoo, pero sinabi ng isa kong kaibigang Chinese in Wuhan nung nag-outbreak itong COVID na ito, no? Ang coronavirus doon sa Wuhan, no? Yung ibang mga bahay pinasok, nagkalat yung cellphone sa sahig, no? Kinuha yung mga namatay, no? At doon sa loob ng kanilang mga bahay, maraming mga gamit, maraming mga pera. And it's useless. Sometimes you want to control life. Sometimes you would like to control the blessings of God sa buhay natin and we don't want it to be extended to others. The last thing here, no? We should have deference on God. Second, we should have dependence on God if we want to meet the needs of others. And third, it should be directed to the glory of God. It's not only directed to the glory of God, but it should be for the glory of God and the salvation of others. Kung isipin po natin, the Lord Jesus Christ, He saw the need and He filled it.
Nakita ng Panginoon ang pangangailangan at pinunuan ng Panginoon. Siya ay pumanaog mula sa langit upang ikaw at ako ay maligtas. Ano ang ibinigay niya? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Upang ikaw at ako ay maligtas sa kasalanan, upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay, upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ikaw at ako ay kasama siya sa araw-araw. Kaya ang nag-set, ang nagpakita ng halimbawa dito ay ang Panginoong Jesus. At yan ang ginawa niya para sa iyo, para sa akin. Kaya kung ikaw nakikinig ngayong umaga, nakita ng Panginoon ang pangangailangan mo. At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo upang ikaw ay maligtas, upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Manalig ka sa kanya, tanggapin mo siya. Manalangin ka, kausapin mo siya na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Salamat na nakita mo ang pangangailangan ko ng isang tagapagligtas. At sa umagang ito, ikaw ay aking tinatanggap. The Lord Jesus Christ indeed showed us, His followers, His believers, what it is to see a need and fill it. He came to redeem us. No? According to Luke 1:68, na tinignan natin kanina. So ito ay, again, guys, no, gawin natin alang-alang sa kaluwalhatian ng Panginoon at sa kaligtasan ng ibang hindi pa nakakilala sa Kanya. Oo nga, makapagbigay tayo ng damit sa mga bata, makapagbigay tayo ng mga pagkain, makapagbigay tayo ng ayuda, makapagbigay tayo ng kung anong malalaking tulong sa ibang tao. Ngunit kung hindi natin sila nabahagian ng mensahe ng Panginoon, kung hindi nila narinig ang ebanghelyo, we missed out big time. Kulang ang ating pagtulong. So guys, sa umagang ito, anong pakiusap ng Panginoon sa iyo? What is God telling you? Who are those people who have needs? Before you look at your needs, you look at the needs of others. Sino yung ini-impress ng Panginoon sa iyo na may need? Maari hindi pera. Maari dalaw lang. Ako yung na-touch dito sa ginawa ni Jane, ni Ate Sally, and Pastor Rodney last Sunday, na kung saan ang isang na-meet ni Jane doon sa convention center nung namimigay ng kape ay humihingi ng dalaw. At dinalaw nila last Sunday. And there were 6 adults and so many children, no, na nakita nila doon at nakapag-gospel sharing sila doon. So, how much does it take? Magkano yun? Minsan niisip natin, no, mamumulubi tayo. Let me tell you this. Pag ikaw at ako ay nagiging maalwan, pag ikaw at ako ay naging generous, pag ikaw at ako ay ginamit ng Panginoon, binasa natin kanina yan in Proverbs chapter 22 verse 9, whoever has bountiful eyes will be blessed because he shares his bread to the poor. Yes, there are many needs out there. And as a church, we have to change. We have to be focusing outward rather than inside. How can we beautify our church? How can we help? I mean, put new things in the church. Yes, kailangan yan. Pero ang pagbabago na nais ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, sa buhay ko, sa GCF Bulacan is that we should be outward looking. Na kung saan gagamitin
ang bawat isa sa atin na magpuno ng pangangailangan ng iba. And so as we close in reflection, okay? In reflection. With obedience comes blessing and miracles. Kung tayo ay susunod sa Panginoon, darating ang mga pagpapala ng Panginoon at darating ang mga himala ng pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng ating church. So itong tatlong tanong, no? Ano ang mga himala na inaantay mo na gawin ng Panginoon sa buhay mo? Ano ang mga pagpapala na inaantay mo, na ibigay ng Panginoon sa iyo? What are those blessings that you are asking from God? And the third question, how's that obedience coming? Paano naman yung pagsunod mo? Kasi sa pagsunod, kaakibat noon ang pagpapala, ang mga himala ng Panginoon. So kung kinakausap ka ng Panginoon at inimpress ng Panginoon sa iyo na itong kapitbahay mo, itong kapamilya mo, itong bahay sa kabila ng kalsada, ay yung mga nakausap mo sa convention. I don't know what the Lord is telling you. What the Lord requires is that we obey Him. Obedience comes blessing and miracles. I hope na as a church, patuloy tayong babaguhin ng Panginoon, that we will be outward focused to meet the needs of the people out there. Dahil ang pag-asa ng mundo ay nakasalalay sa balikat ng mga mananampalataya, ng mga nakakilala sa Panginoon, hindi sa mga politiko, hindi sa mga namumuno sa mga pamahalaan, kundi sa atin. Dahil ang pag-asa natin, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay binahagi ng Panginoon sa atin at siyang ipamamahagi natin sa nag-aantay na sanlibutan. Dakilang Diyos at Ama namin, kami man ay kapos, kami man ay walang kakayahan, at maari, Panginoon, kulang sa kaalaman, maari mahina din ang aming katawan, ngunit Panginoon, kung kami ay sumuko, kung kami ay may magpagamit sa inyo, gagamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin na marami pang mga tao ang mapagpapala, marami pang mga tao na may mga pangangailangan, marami pang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay makakakilala sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Kaya Panginoon, ang dalangin ng bawat isa sa amin sa umagang ito ay gamitin mo kami. Ito kami, no? Here's my life. Here is our lives, dear Lord. Use us and help us to fill the needs of others. Use us for your glory at gamitin mo kami alang-alang sa kaligtasan ng mga marami na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ating Panginoong Diyos ay banal at makapangyarihan sa lahat. Nararapat lang natin siyang sambahin. Salita'y ilaw sa landasin.
Salamat sa pagsama sa ating pananambahan sa araw na ito, sa umagang ito. And ang panalangin ko na tayo ay ingatan ng Panginoon at pagkalooban ng mabuting pangatawan. Tayo ay manalangin. Lord God, salamat sa inyong salita na kami ay gagamitin mo, na kami ay magiging pagpapala sa ibang tao, Panginoon. Sa linggong ito, gabayan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Kausapin mo kami kung sino yung mga tao na aabutin namin, Panginoon. Tulungan mo rin po yung church namin na magiging outward-looking, Panginoon, na hindi kami parati nakatingin sa aming sarili, Panginoon, kundi ang mga tao na kailangan naming abutin, ang mga tao na kailangan naming tulungan, Panginoon, ay maabot ng inyong salita, ng inyong kaligtasan. Pagpalain mo ang bawat siya sa amin, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the Lord use each one of us to be a blessing to the world. Gamitin nawa tayo ng Panginoon, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen.